Para sa ating K-News! Senator Kiko Pangilinan, layong tutukan ang mga pangangailangan ng agrarian reform communities. Binisita ni Senator Kiko Pangilinan, ang chairman ng Senate Committee on Agriculture and Food, ang bayan ng Sumilaw sa Bukidnon upang alamin ang mga hinaing ng mga Sumilaw farmers. Isang taon mahigit mula nang ma-award sa kanila ang 144 na hektaryang lupain. Matatandaang ang mga Sumilaw farmers ng Bukidnon ay nag-hunger strike noong 1997 at naglakad mula Sumilaw hanggang Maynila, 10 taon na ang nakakaraan upang ipaglaban ang lupaing minanapa nila sa kanilang mga ninuno. Sa pagbisita ng senador noong Mayo 27 ng taong kasalukuyan, ay idinulog ng mga magsasaka ang kanilang mga hiling sa gobyerno. Isang traktora, punla at mga pataba ang ilan lamang sa mga asiste na kinakailangan ng mga Sumilaw farmers upang lubos na matamnan at mapakinabangan ang kanilang lupain. Ayon naman sa ilang mga magsasaka, ang talagang mga pangunahing problema na kinakaharap nila, hindi lamang ng mga taga-Sumilaw, ay ang mababang bentahan ng kanilang mga ani at kakulangan sa irigasyon. Yung mga magsasaka, hindi sila yung control ng presyo ng produkto nila eh. Kumbaga may nagkukontrol. Kumbaga kaya, halimbawa, napipilitan na ibibenta. Pero halimbawa, ang gobyerno, maglagay sila ng isang institusyon na sila yung bibili ng produkto ng magsasaka na ganito, yung presyo. Siguro, masasabi natin na wala nang subsidy na mangyayari kung gano'n. Siguro yung presyo talaga, sir, kailangan na yung presyo ay steady. Hindi siya bago-bago. Hindi pa bago-bago. Yun yung para siguro. Stability ng presyo. Sasabihin namin, ganyan talaga yung sana magandang presyo. Ang isang problema namin dito, kasi kailangan namin na maraming gulay kung mag-usap tayo ng bumibili. Oh. Ang isang problema namin, tatanim na agad kami sana, hindi naman umuulan. Kailangan natin nili yung aming taniman. Yun ang isang problema namin. Yun ang sinusulong namin na kailangan talaga namin ng irrigation dito. So ilan ang napapatubig nga dun sa 100 sa 97? Doon walang irrigation doon sa 97. Wala mo yun. Wala dito lang. Nasa ibang barangay yun. So ilan ang nai-irrigate nga dun sa 50? 50 ba o 44? 50 at saka 66. So bale, ilan ang nai-irrigate nung sistema na yun? Wala. Ang sabi ng tag-irrigator, kailangan ng punuan ng tubig, dagdagan yung source ng tubig para bago kami bigyan ng tubig, ipagtulungan kami ng tubig. Sabi ng tag-irrigator, ulit, na dagdagan yung lakas ng tubig kasi kulang pa rin sa kanila. Yun ang palagi namin sinasabi ng taga. So, kung ibig sabihin, yung gagamit ng tubig? Hindi, yung tubig. Yung tubig na kulang. Ang source mismo. Source. Yung sinasabi natin na bungkarin yung 97, sa tingin ko, makakaya naman kung nandyan yung aming gamit. Kasi ang isa pang problema natin ngayon sa lupa, kailangan namin na ibalik yung taba ng lupa para malaki yung soil preparation. Naniniwala naman si Senator Kiko na hindi sapat ang pagkalooban lamang ng lupain ang mga magsasakang pumapaloob sa agrarian reform communities. Aniyay, dapat tuloy-tuloy pa ang pagsuporta ng gobyerno sa mga ganitong komunidad at paglaanan ng pondo ang kinakailang mga pataba, irigasyon at training upang matulungang iangat ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ang mahalaga dito, isa itong agrarian reform community, pinaglaban nila ang lupa, baliwanag na hindi lamang lupa ang usapin ng agrara. Pwede ka nga mabigyan ng lupa pagka hindi ka binigyan ng karagdagang suporta mula sa pangalan at mula sa merkado, ay hindi magiging matagumpay ang programang agrara o reforma sa agrara. Ang mahalaga dito, isa itong showcase. Pinaglaban nila ang lupa ng matagal na panahon. Hindi naman pwedeng naging matagumpay sila sa usapin ng lupa, pero sa usapin ng pagsasaka, matapos makuha ang lupa, eh hindi sila, hindi mapapanalo. Kaya nga, hindi magiging matagumpay. Eh parang,
panalong-talo. Hindi dapat tayo papayag sa ganito. Dahil marami rin ibang komunidad ng agrikultura, yung agrarian reform communities, na kailangan din natin tulungan. So isa ito, yung iba rin, kinakailangan mas maliwanag ang programa ng pagkakas. Samantala, irigasyon, pag-organisa ng mga magsasaka, at pagmodernisa ng agrikultura ang ilan sa mga nakikita ni Senator Pangilinan na kailangang pagtuunan ng pansin para iangat ang sektor ng agrikultura sa bansa.